12. Napapangatwiran ang sarili at ang tubo sa Napapangatwiranan ang sariling reaksyon tungkol sa akdang binasa sa pamamagitan ng debate. At pasulat na nasusuri ang damdaming nakapaloob sa akdang binasa. Okay na ka? Okay. Alright, so dalawa ang layunin natin para sa umagang ito. Ang una ay ang papangatwiran sa ating mga reaksyon tungkol sa ating nabasa na akdang. So tayo ay magbabasa. And then, sa pamamagitan ng debate, tayo ay magbibigay ng ating mga opinion. And then, tayo ay magsusulat afterwards ng isang pagsusuri tungkol sa nabasa natin akda. Okay, dito sa anekdota class ni sa Adi class, ang isa sa pinakapunto niya class ay ang pagbibigay ng respect. Okay, yan naman, para sa pagkakaroon ito, gaya na pag-usapan natin kahapon, tayo ay magkakaroon ng debate. At ang debate class ay tungkol sa pagbibigay ng respeto. Ayon sa karamihan class, respect begets respect. Sino nga ba ang dapat maunang magbigay ng respeto? Alright, ang pangkat-uno dito, pag-arrange yung chairs. And then ang pangalawang pangkat. And then lahat ng mga floor interpolators, dyan na kaysa ninyo. Okay, pag-arrange yung chairs. Dito ang pangkat-uno. Ang pangkat-uno ay nasa posisyon ng pinakataas. Boss, amo, manager, leader. Isa ka mga... Excuse me. Isang minuto lang magpapagtapos na ang oras, itataas isang kwel ng kanyang kamay,
then time's up, and then proceed tayo sa next na speaker. Ang mangyayari dito, ang 1, 2, 3, diretso, 1, 2, 3, then 1, 2, 3. Hindi pa magandaan na, ha? 1, 2, 3, ilahat ang mga argument mo. Yes, tatlo lang. Take isang minuto bawat alam mo. That means, sa 3, naman 3 minutes na yan. Nakuha, so meron na kayong tatlo dito. Nandito, tatlo. After that, rebuttal. After sa rebuttal, during rebuttal class, ang mauna ay eto. Kayo ang mauna sa rebuttal, nang i-rebut ninyo ano ba mga argumento nila. Nandito, alternate na. Rebut. Tatlo pa rin. Tiisang minuto bawat kalaho. Nakuha. After rebuttal and all, interpolation. So, mga floor interpolators, kayo na ang pahala. Kung sasakayon pa kayo sa kanila, or sasakayon kayo sa kanila, or sasalaman kayo sa mga ideya nila, or sasalaman kayo sa ideya nila, o magtatanong kayo sa kanila ng mga clarificatory questions. So, kamo na bahala sa kanila. Na-guess? Okay, ating tawagin ang ating moderator para sa umaga ito, we have Shmina. Okay, maraming salamat. Ngayon naman ay pakinggan natin ang
sabi ng kabilang panig ay ang mga boss o mga amo ang kailangan unang magpakita ng respeto. Ngunit ang pagsunod at pagbibigay galang na sa itinalagang ikinatataas ay isang magandang gawi o isang magandang katangian na dapat mayroon ng isang empleyado. Nangangahulugang ito ay nangangahulugang mayroon tayong pagrespeto at marunong tayong umunawa sa ating sa mga nakakataas sa atin. Kumbaga kung sila ang nasa batas, siyempre ang mga nasa itaas ang batas pagkat sila ang mga superior o sila ang mga ikatataas. Ang pagpapakita ng respeto sa mga amo o superior ay maaaring resulta sa mga benepisyo para sa mga empleyado. At ito ay dahil sa mga amo o superior ay maaaring pagbigay ng mga oportunidad sa mga empleyado tulad ng mga training o pag-promote sa posisyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto, maaaring mapansin ng mga maamo o superior ng mga empleyado ang mga empleyado at bigyan sila ng mga oportunidad dito. Narapat na maunang magbigay ng respeto ang mga magagawa sapagkat binibigyan sila ng sapat na sweldo na kanilang igagamit sa pang-araw-araw nilang gastusin. Pwede rin silang tanggalan ng trabaho dahil sa hindi nila pag-respeto sa kanila. Ngayon naman ay ang rebuttal. Pakinggan natin ang panig ng o para sa rebata, mauna tayo doon sa mga nasa imo pa. Okay. Maraming maglahat ng inyong mga saloobin o mga katanungan para sa kanila congratulations para may lahat ninyo ng gusto kung bakit ang mga nasa imo pa ang dapat makin ang magbigay ng respeto. Kahit sino? And your time starts now. Sige, mga nasa ibaba, ano bang bahagi na ng mga argumento nila? Ang sa tingin ninyo ay hindi kayo masyadong sasang-ayon sa mga sinabi nila kanina? Sa parte na sinabi ninyo, kayo ang nakakataas kaya dapat kayong umunang respeto. Ngunit hindi ba dapat ang mga empleyado o ang mga nasa baba ang dapat respeto ng una dahil dito nagsisimula ang respeto o koordinasyon sa isang lugar o sa isang workplace o kung saan man. Bilang isang leader, ang isang leader ay may karalaman sa mga bagay-bagay. Sila na ang nangunguna at ang isang leader ay mas may kaalaman kaysa sa mga manggagawa. Dahil sa salita lamang na leader, ang leader ang nag-lead at naggagabay sa mga workers. Kaya ang leader ang may karapatan na kung wala na, we can proceed doon sa kabila for another rebuttal. Okay na, time is up. Okay, dito. Another set for rebuttal. Another set of rebuttal. Tatlong beses ang rebuttal. Tapos na sa 1-1.
dapat maging dahilan ang posisyon ng mga akong superior upang makatanggol ng sobrang respeto mula sa mga higaan. Dapat din may pakita ng mga akong o mga superior ang aking halaga at ang aking halaga sa kanilang mga empleyado upang magkaroon ng mabusin ng trabaho at magkayan sa kanilang organization. Okay, Howell, don't you think na ikaw sumasang-ayon sa kanilang mga posisyon? Di ba ang posisyon niyo ay nasa iba ba? So, baka gusto mo mag-transfer dito. Hindi dapat maging lang ang pagpapakita ng respeto sa mga amo o superior upang maging totoo o at tunay sa mga sa kanilang sarili. Dapat may pakita ng mga empleyado ang kanilang tunay na pagkatao at karanasan sa trabaho upang magkaroon ng mahusay na trabaho at professional na ugnayan sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. Dapat yung leader ang pagbigay ng respeto sa mga empleyado dahil kung wala, kung hindi magbigay ng respeto yung mga boss, hindi rin magbigay yung mga empleyado dahil walang operasyon sa kanilang mga give me 30 seconds pa. Kung hindi rin magbigay, sinabi ko kanina, kung hindi magbigay na respeto yung mga kataas-taasan, hindi rin magbigay na respeto yung mga empleyado, resulta lang hindi magbibigay ng operasyon sa... Right. Okay, last set ng debatan. Your time starts. Hindi una nagrespeto ang mga leader. Hindi ba sabi ninyo na pag hindi magbibigay ng respeto ang leader sa kanyang mga empleyado ay para lang walang magiging respeto na atmosphere sa isang lugar. Ngunit sige, palikam mo. 40. Ngunit 10 seconds sa Bisaya. Dili ko ba kinili mo respeto ang empleyado kayo? Mura pinatakaw na nila mamura na dilong ka ng dili mo tao. Ito sa balikata. Okay, time is up. Last set for battle. And then interpolators prepare. Go! Kailangan mo nang magbigay ng respeto ang mga tao sa mga magagawa. Dahil kung hindi magbigay ng respeto ang amo, tingin ang magagawa sa akin ay bastos at di kagalang-galang. Kaya mag-isip talaga sila na hindi nila tayo gagalangin. Ang mga amo, tutulong sa mga magagawa. Paparagaan din sila at kailangan ang mga boss magbigay ng respeto. Ayon sa teksto na binigay kanina at binasa natin, may nakalagay doon na hayaan mo ang sultan magbigay ng paggalang. Ang sultan ay ang kanyang role is like ang hari, ang kanyang pwesto ay like yung hari, mga kataas-taasan, mas mataas pa doon. Okay. Right. All right, time is up. Okay, para sa dapat ito, mga interpolators, ihanda yung mga questions. 30 seconds magbibigay ng mga katanungan kahit kanilitan sa kanila. Alright, and then, meron naman kayong 30 segundo upang sumagot sa mga katanungan nila. Alright, question number 1. Para kay Marinawi Boss. Okay.
kay sa mga taga-boss among manager. Paano po ang mga kagawa nung hindi nung respeto at hindi nagbigay ng magandang servisyo sa kanyang amo? Dapat dapat pa rin ikaw respeto ng amo at ng mga kagawa sa kapila ako. Alright, anyone? Paano po ang mga kagawa ang hindi nung respeto at hindi nagbigay ng magandang servisyo sa kanyang amo? Para katapat pa rin daw respetuhin ang amo at kanilang mga gagawa. Bilang isang amo, ito rin ay responsibilidad ng amo na respetuhin ang kanyang empleyado, dahil ang isang karakteristik ng empleyado ng boss o amo ay ang pagiging may respeto at nagpapahalaga ng kanyang mga. Alright, another question. Well, para sa mga mag-school. Ngayon ay atin ang mabalik tayo sa question. Paano mo ang amo ang hindi nirespeto at hindi nagbibigay ng magandang tratos sa kanyang mga nagawa? Tarapat dapat mahimpang respeto ang hindi ng nagawa ang kanilang amo sa kapila ng sitwasyon nito. Bakit? Oo, dapat narespetuhin pa rin ng mga empleyado ang kanilang amo sapagkat sila ang mga nakatataas, ang mga nagbibigay ng sweldo sa mga empleyado. Sila ang dahilan kung bakit mayroon silang panggusto sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sila, halimbawa na lamang kung hindi financially stable ang empleyado, syempre, mag-depende siya sa kanyang nakakataas sa kanyang amo na... Sige na. Another question. Hindi ba na sinabi nyo kanina ay kung ikaw ay magbibigay ng respeto sa iyong kapwa ay makakatanggap pa rin ng respeto. Ngunit sa tanong namin kanina, kung hindi ka nire-respeto, nire-respetuhin mo pa rin ang iyong, Sige, 5 seconds, isaya. Di ba, nagiging mo magalina nga, pagpaghata mo siya respeto, dapat hindi niyo ang respeto. Pero kung i-example nun nga, kung ipang talaga niya, is wala na mo ginarespeto, like, ginamaltrato na mo, or, like, ginabastos na siya mo to the point na, like, hindi na siya deserve na irespeto pa siya. Ang question is, I just said, hindi mo, ano yung siya mo, sir? Okay, last 5 seconds. Wala? Walang tanong? Yes, sir. Thank you. Okay, sige daw. So, para sa panig ng mga nasa baba. Paano ko ang ako ang boss ay hindi nagbibigay ng mabuting asset at hindi nagpapasweldo ng maayos. Ngunit maganda naman yung trabaho at maayos naman ang daloy na trabaho. Like, okay, siya. Kaya pagkakataon ko ang boss ay hindi na bibigay ng mabuting swell or asal. Ngunit malaki ang talo ng trabaho at malaki ang talo ng trabaho.
please be checking with the colleague under patong kamay. Kailangan pa rin irespeto ng empleyado ang kanyang amo sapagkat in the first sa una pa lang ay siya na ang mayroong choice na pumasok kayo sa ganyang trabaho. Kaya kung babalik tayo sa pinakauna, yung job interview, hindi ba ang mga empleyado ay dapat sila ang mga nagbibigay o nagpapakita ng respeto sa kanila sa yung nag-i-interview sa kanila para i-hire sila at makapasok sila sa trabaho. Kaya kahit na maliit ang sahod ay may posibilidad na iyon ay desisyon ko o ng mga nasa ibaba ang mga empleyado na pumasok sa ganoong trabaho. Alright, so no more questions. Your papers. Ah, sige. Last question. Dapat pa ba ang respeto ng empleyado sa mga kataas o amo kahit inaapuso na at nagsasalita at nagsasalita at pinipersonal ka na kahit may sapat na sweldo at may binibisyo ng aking boss at kumpanya? Alright, so in your papers, I guess you have to prepare your hand. So maraming salamat.